Hello, magandang araw po sa ating lahat. So, welcome back. Nagbabalik ang Workshop Picks Video Card Repair. Okay, so kumusta po ang lahat? So, ito yung ating i-re-repair po. Ayan. Ito po, video card. So, number 570 sa pila ng repair dumating noong February 24, 2023. So, ngayon ay February 27 po. Okay? So, i-re-repair po natin ay RTX Gigabyte RTX 3070. So, according sa customer, this is no power. Okay? So, actually guys, sunod-sunod po yung repair natin na Gigabyte na RTX 3070 na ganitong model. So, lahat po yun as of now is success repair. Mayroong galing na ibang technician pero hindi nila na-repair. So, na-repair natin. Ayan. So, dito lang yung na-repair sa video card repair natin. Okay, this is... So, upon checking in my eyes. So, ano to? Medyo parang siya may corrosions. Ito, yung pins. Ayan. So, ibig sabihin... possible kaya nasira, marumi yung kanyang motherboard, hindi naki-cleaning. So ayan siya, may mga dots na blackheads, parang ganyan, mga blackheads pa. Ayan, so meron siyang ganun. Okay, possible no shorted ito kasi sabi ng customer natin is no power. Okay, so chinat lang natin yung ating customer na update na ongoing repair yung kanyang video card. Okay? So, diode mode po tayo ngayon. So, diode mode. Okay, let's check first. So, diode mode. So, my favorite is diode mode. Kasi, ang ohms kasi guys, mas maganda kasi yung mag-reading sa diode mode. Bigay agad yung requirements na kailangan ko. Kaya, diode mode ang ginagamit. Sa ohms kasi, tagal eh. Tagal magbasa eh. Ayun, parang hirap na hirap magbasa sa ohms. Sinusukat niya pa lahat. So, yun yung ano. Kaya, mas gusto ko ay diode. Okay, so 12 volts. 6 PCIe 12 volts. So, no reading on 12 volts PCIe. So, check natin yung 3.3 volts. Okay, present 3.3 volts. Okay. So, external 12 volts, 8 pin. Okay, may reading po tayo guys. So, BRM natin supply na 6 pin. So, okay. So, ibig sabihin guys, wala yung 12 volts natin. Either shorted, then bloated ang fuse. Kasi no power, sabi ng customer. So, check natin siya. Ito yung fuse. 12 volts, PCIe na 12 volts. Okay, no reading siya. As you can see, no reading. So, sa kabila, ayan. So, shorted nga po talaga siya. So, ibig sabihin may sira. Ang sira nito, bandang nandito sa baba. Pag, kasi, ayun yung, siyempre, lagi na tayo nagre-refer kaya alam na natin yung possible na location ng sira. Ayan. So, possible, yun, ang sira niya dito sa may bandang baba sa ilalim. Okay, so check lang natin yung ditaklak niya para sure. Fix reset, so present, plus clock, data clock, and minus data clock. So, present po siya. So, no power ito. So, no need to test. Kasi no power siya. So, open na po natin siya. So, na-update na natin yung customer. So, hindi siya nagsisina, nagre-reply. So, ngayon, ano natin siya ng price na pesa. Kasi ano to, may pesa ang papalitan. Then, possible, magiging, minsan kasi lumalaki lang naman ang gastos kapag nagpapalit ng thermal pad. Kasi mahal yung thermal pad. Original po yung ginagamit ko. Ayan. Kasi merong nag-inquire sa akin, ito guys ha. So, sharing lang nito ha. Hindi naman ito pang babawi sa ibang tao.
Okay, i-share ko lang sa inyo. So may nag-inquire kasi agad sa akin, guys. May nag-inquire sa akin. So ang video card niya ay RX 5700 XT. So inquire siya, guys. Ang gagawin, guys, ay palit ng thermal pad at saka thermal base. Ayan. So ang binigay ko, guys, na price is 3.5. Ayan. So sinishare ko lang, guys, ha. So ibig sabihin, yung video card natin is medyo mahal yun pag binili. Kasi RX 5700. Katumba siya ng mga RTX 3070, 3060, ganyan. Or 2070 GB. Okay. So ang price na binigay ko dun sa repair na yun, kay customer, is 3,500. Kasama na ang thermal pad, thermal paste, ultrasonic cleaner. Alam nyo, guys, yung sagot niya sa akin, ha? Thermal pad lang ang papalitan? 3.5 ang mahal? Sabi niya ganun. Ayun, guys. So, sabi niya, thank you na lang. Kanya. So, may bahagi doon sa inquiry na nagsasalita siya, hindi niya alam. So, nag-TY na lang siya. Thank you na lang. Sabi, ngayon, explain ko. So, hindi na siya nag-reply. So, alam nyo, guys, pag ang repair ay quality, nasa standard tayo niyan. Standard. Natural, nasa standard price din yan. Mayroon kasing mura na thermal pad na mura din yung repair cost. Halimbawa, yung mamurahing thermal pad, 300 pesos, ilalagay sa maganda mong video card. So, gagana yan within 3 months, 4 months, 5 months. And the last exact result niyan is dead. GPU is dead. Yan yan. So, yung 3.5 na binigay ko presyo is standard price. Pinakamura na yun. Replacing thermal pad. So, ginagamit natin ay ODC thermal pad. So, hindi siya mumurahin, guys. So, yun yung nag-i-inquire. Yung parang, so, ang gusto ko dito ipaintindi sa isang customer na hindi ganon. Huwag ka magtaka. Ang alamin mo dyan is why, bakit, but bakit ganon mahal yung price? 3.5. Replace ka lang ng thermal pad? 3.5. Oh, di ba? Na-explain ko na yun sa thermal pad. Yung mumurahin at mamahalin. Yung original. O hindi na mamahalin. Ang plagay ng original at maganda na long lasting. Yan. Tatagal yung iyong video card. So ngayon sa thermal, tapos na sa thermal pad. Ngayon, oh, siyempre, charge 3.5. Ito pa yung pangalawa. Ang binabayaran dyan yung experience ng paglalagay ng thermal pad. Alam niyo bakit? Mayroon yan kasing thickness. May quality. Yun na, ito na nga yung quality. Kailangan, mahal yung video card mo. Kailangan original ilagay mo or hindi man mahal ang video card mo, maganda ang ilagay mo. Kasi usapang heat temperature yan eh. Hindi pwede dyan ang mumurahin na thermal pad. So, yan. So, 3.5 yung price. Price ko sa kanya. Tapos, yung thickness pa niyan paglalaga. Alam niyo bakit, guys? Ang napakarami ng customer na nagpapagawa sa akin. Simple lang. Simple lang ang problem. Nagpalit lang ako ng thermal pad. Yun yung sinasabing problem ng customer. Nag-repaste lang ako. Hindi na gumagana. No display. Kasi, yun yung pinaka-issue. Nagpalit lang po ako ng thermal pad. Ilang araw gumana. Tapos, hindi na nagana. Did chip. Especially dyan sa mga RTX, mga AMD, GPU chip. Yun yung bagay na minsan hindi alam ng lahat. So, hindi, wag mo siyang ilalang na thermal pad lang. So, hindi po siya ganon. Tapos, siyempre, yun. Siyempre, thickness, quality. Yan. Quality ng service of repair. Din may warranty after repair. Ligit. Hindi yung binablock ka kapag may problema na binablock ka. So, dito sa video card repair, hindi kayo binablock. Ina-answer. At kung ano yung timber, terms and conditions, ina-apply. Diba? Dapat ganun. Yeah. So, pangatlo, yung video card nyo, guys, lilinisin ko pa. Hindi siya yung paglilinis natin is premium services nga eh. Standard quality talaga services.
Lilinisin ko yung kanyang video card. Siyempre, mamahalin video card niya. Guys, may ultrasonic cleaner tayo. Kung kukumputin mo kasi lahat-lahat yun. O, palimbawa, kung sa iba mo kasi yan papalinis, mura, low cost. Tapos ang gagamitin mga mumurahin lang din. Wala. Sira agad yan. Dead yan. So, tapos yung ginagamit ng iba, siyempre, mga technician na wala pa masyadong budget. Di pa, mas yung nakakaipod, nakakaangat sa pagre-repair. Siyempre, gagamitin yan. Toothbrush lang, paintbrush, thinner, alcohol. Ganyan lang gagamitin niya. So, tayo, ang ginagamit natin. Alcohol, lacquer blue. Then, gumagamit din tayo ng machines. Tinatawag na ultrasonic cleaner. Eh, kung bibili guys ng ultrasonic cleaner, halimbawa, pagkukwentahan natin. So, kung bibili kasi kayo nun, 8,000, 12,000, 20,000 ultrasonic cleaner. O, di ba? Yun yung price niya kung bibilin mo. Ngayon, sa 3,500, exact na yun, exact amount na yun to pay. Kasi kung kumputin mo ha, kung magpapa-retermal pad ka kasi sa mga store na walang hindi sila ano lang basic experience lang retermal pad natural sisingiling ka kasi sa price ng thermal pad then sa services labor nila ganun kasi yan eh then pabibilihin ka ng thermal pad ng thermal paste eh samantalang doon sa repair offer ko na 3,500 maganda yung video card mo mamahal eh 3,500 nandun na kasama na thermal paste kasama na thermal pad hindi na siya bibili kasama doon oh di ba kasama na. Kung iaano mo kasi, kung kukumputin ko kasi, ang kasi sa store, pag nagpapalit ka, sir, ito sir, bibigyan ka ng price ng thermal pot. Then, yung thermal paste, bili ka nito sir, ngayon, pabibiling ka sa kanila. Hindi mo malalaman ang price ng rethermal niya is 1,500 sa ganung modelo, o kaya 2,500 rethermal. Pero, sa customer yung mga piyesa, mga parts, o diba? Pero kung tutusin, kung pagpa-plus-plusin mo yun, ay ba, 3,500 labor ko. Thermal pad na gamit ko ay ODC. So, bigyan kita ng price na 1,500. 1,300 to 1,500. 1,000 to 1,300. So, ibig sabihin, may 2,500 na nalalabi sa 3,500. Pabiliin kita ng RTX, RX, M4, ganyan-ganyan, something ganon. Pabiliin kita nun. So, palagay ng 2,500 na titira. Palagay ng 300 to 500 or 800 yung siyempre magandang klaseng thermal paste ginagamit. O di palagay ng 2,000 na lang na dapat natitira. Ngayon, ang gagamitin natin ultrasonic cleaner. Diba? O, may 2,000 pesos na lang natitira dun sa allocated budget. The rest, nagastusan na. O, yung 2,000. Ultrasonic cleaner. Hindi natin yung gagamitin ng paintbrush o toothbrush ng dipagpag lang. Hindi guys, ginagamitan natin yan, microscope, ginagamitan niya ng ultrasonic cleaner, liquid cleaner, hot air, di ba? Yun yung services na premium, good, standard procedure, kumpara dun sa palit lang na termopanta, paintbrush lang, wala man lang liquid cleaning, di ba? 2,000, no? Imagine mo, yun yung difference kasi. Kaya, to all customers, don't say lang, thermal pad lang. Hingin mo yung reason why. Bakit sure 3,500? Ano ba yung mga ano dyan? Ngayon, pwede ka naman mag-inquire sa iba eh. Pwede naman. Pero wag mo naman pagsalita ng masama yung technician. Kung bakit ganun 3,500 yung libo. Lalangin mo, mahal mo naman maningil. Ganun. Sobrang taga daw. Pero hindi alam. So, dapat alamin mo. Ganun kasi dapat. Ayan. Magaya nito. Yung minsan kasi, ganun yung ibang customer, taga daw yung repair. So, magaya nito. This is Gigabyte RTX 3070. Nung mga kapanahonan nito, kamahalan nitong price nito na wala pang RTX 4090. Ang price nito noon is range ng 70,000 to 90,000. So, ngayon yata, nasa 50,000 na lang yung brand new, ha? Brand new, guys, ha? Nito. Samantalang, ipaparepair mo lang sa mumurahin technician. Kasi, guys, sinishare ko lang din yung experience ko.
Oh, kagaya niyan, mayroong tatlo na naunang repair ko na gigabyte gantong modelo. So, pina-repair sa ibang technician. So, nadaming na-damage. May pumutok. May mga binungkal na hindi naman dapat bungkalin. May nawalang piyasa. So, yung repair cost is 3.5. So, 3.5 guys yung repair cost ko dito sa ganitong modelo. Labor cost lang na parts na included. Ngayon, yung 3.5 guys, umabot siya ng 10,000. So, pina-approve ko sa customer, sir, marami kang ano dito, papalitan. Ito, sir, putok. Pinapakita ko, guys. IC po. Ito, putok. Dito po, bloated. Pinapakita ko sa kanya. Ito, sir. Tapos, thermal pad mo, sir, oh. Puro putik na. Siyempre, hindi naman libre yung thermal pad, guys. Kasi, binabayaran talaga. Binibili kasi yun. Hindi naman siya pwedeng isama sa labor cost. Ayun. Kasi yung labor cost, guys, ando na yung warranty. May warranty ka na 7 days or 14 days or 1 month. Kasama na kasi yung sa warranty. Ngayon, so yung mga ano, yun, umabot ng 10,000 yung bills niya. So ngayon, pina-repair niya. Sabi niya, oh, sige sir, wala na akong magagawa. Kasi na nagkamali ako sir, hindi ko kasi alam na andiyan ka pala. Marunong ka pala niya. Hindi kita agad nakita. Napagawa ko kasi dun sa amin. Sa technician. Ayun. So, na-bloated sa kanyang MOSFET, BRM MOSFET, tatlo, tapos nawawalang piyasa. Dami. Eh, ganun siya kasimple. Tapos, akala niya, wala lang pag-asa, nabigyan pa ng buhay. Kasi, yung second hand nito, guys, ang bintahan nakikita ko is nasa 20,000 pataas. Pera na lang kung kailangan pera nung nagbebenta. So, mabibenta yan ng 15,000. Mura na yung 15,000 sa TX3070 na gigabyte. Try pa niyan, guys. Sumura na yon. Yan. Mura na yun sa mga bintahan. Ganun. So, hindi natin siya matanggal. Bakit hindi natin siya matanggal? So, ito guys, dandahan lang yung pagtanggal. Kasi ito ay possible dumikit dahil hindi nga siya na ano ng mga cleaning. So, hindi siya na-execute sa cleaning. Kaya siya super dumi. So, tanda lang yung pagtanggal natin. Yan. So, kasi dumikit na. Kagaya nito, obligado. Macha-charge talaga siya sa thermal pad tsaka thermal paste. Obligado magbayad yung customer. Kasi ganito lang naman niya eh. And then, hindi ko kasi ito matitest, guys. Sa may bibigay sa customer na matitest ko na, sir, may display. Pero hindi ko siya mararun in testing. Kasi walang thermal pad. Mamaya pumutok pa yung MOSFET na pinalit ko or madagdagan eh. Abunado ako. So, ganun kasi yan. Nakikipag-deal tayo ng maayos. Ayan. Kasi kailangan yung palitan ka ganyan. Ito po ay luma na po yung thermal pad. Tapos saka thermal paste. Ayan po siya. As you can see, luma na po siya. Ayan o. Tikal na din. Ano. So, ang thickness nito, I think this is 0.5 sa mga gantong modelo. This is point, etong ganto naman ay, tawag dito. This is 1 mm. Ito ay 0.5 mm. Yan. So, ayan. Pag nag-thermal pad tayo, so, mapapansin nyo. May mga video naman ako, guys, na i-upload na. Ayan. So, ngayon, this is shorted. Shorted din open yung piyos. So, kukumpyuta natin yung customer kung magkano yung magagastos niya. Yan. So, pasensya na kayo guys. Medyo marami akong na-explain. So, gusto ko lang ma-ano, para at least, kung may manood man nito o wala, ating video na ito ay ano, yung makakakuha sila ng idea, din knowledge. Huwag sila padala dun sa mumurahin lamang. Mumurahin repair cost. Kasi dumadami guys yung video card technician ngayon. So, dun na nga lang sa YouTube channel ko guys. Maraming sumusunod sa atin eh. Yun nga lang, makulit. Tanong nga lang ng tanong. Sir, lagi ako nanonood ng YouTube channel mo. Ginawa ko naman yung ginawa mo. Ayun, yun lang medyo makulit. Siyempre, abala yun sa business natin pag ganun. Ayun lang yung issue. Ang dami nagtatanong. Tapos, maraming nagiging technician dahil sa ating video card repair.
YouTube channel. Ayan. Actually, wala naman ako mapapala doon, guys. Eh. Yung vlog ko, guys, na in-upload sa YouTube, ay, actually, ang purpose talaga yun, hindi naman vlog. Eh. Evidence kasi talaga ito sa customer. Yun ang purpose ko kung bakit ko siya in-upload sa YouTube. Since nang-start ako mag-repair. Kasi nagkakaroon kasi ako ng issue dati sa mga ganyan, kaya naka-vlog. Marami nang nailigtas ako ng mga vlog na to dahil sa mga issue ng after repair. Yan, marami nang naligtas ako ng vlog na to, guys. Yun ang purpose kung bakit ako nag-create ng video. So, nagkataon lang na ayan, napapanood nyo itong mga vlog natin na to. So, yan. Kaya, kung kayo man ay nagko-question, ay, huwag naman kayong magalit or ura mismo. Gusto nyo sagutin ko yung inyong tanong. So, hindi naman ganun. Hindi ako tech support, guys. Ako ay technician. We repair. We running on business. We need to earn. Yan. Not to support and pre. Yan. We support with paid support. Not pre. So, may time. Nagre-reply naman ako sa mga comment. Yan. Meron nga, on time. Nagla-live ako. Sinasagot ko yung comment. So, nagkaano naman ako ng ganon. Kaya lang, yun kasi marami kasing ano eh, pala, nagagalit din yung parabang gusto, demanding. Ay, ganang, ganan. Ay, ipakita mo, sir. Pakita mo rin kung paano gumagana yung MOSFET na yan. Ayan, ganyan. Samantalang, sa video na yun na pinapanood niya, yun lang yung tiningnan niya. Hindi niya pinanood lahat ng video ko. Kung pinanood niyo lahat ng video ko, guys, may tutorial yan, how to test this MOSFET. How to test this MOSFET. Nandyan lang siya, guys. No need to... Hindi nyo kailangan magalit sa akin. Hindi kailangan, guys, eh. Kasi, hindi one by one ituturo ko yan. Guys, my video on YouTube is not a tutorial. It's a repairing services. This is a evidence for customer needs. In case na... Ano? Na nagka-problema. Ipapakita tayo. Ayan. Siyempre, gumagana yung unit. Pinadala sa kanila. Oh. Matic. It's a working unit. Oh. It's evidence kasi. May purpose yan, guys, kung bakit ako nagkaganto eh. Nagre-record, nagbe-vlog. Ayan. So, bahagi na rin ang sharing ideas na yun. At least nga, dito sa vlog natin na to, dumadami yung video card technician. Dumadami yung magagaling ng Pilipino. Yeah, ang dami nga, guys, nanonood sa akin, foreigner eh. Dami. Nagti-thank you. Sabi, sir. Bagamat hindi, sabi nga, matatagalugin natin, guys. Sabi ng mga foreigner sa akin, sir, I'm very amazing your video. Bagamat hindi ko naiintindihan, sir, yung language mo. But I follow yours. Your, ano yung parang mga ganito. Alin yung sinusundot. Pinapalo nila. Ganun lang yan, guys. Hindi nyo naman kailangan na hindi nyo kailangan gusto nyong mangyari eh, yun ang masusunod. Hindi, ganun kasi, guys. Kayo kasi is collecting ideas lang. Collecting data lang. Dapat ganun lang kasi. Collecting data, not to force the creator na mangyari yung gusto nyo. Laging ganun. Hindi ganun kasi. Ako natuto ako, guys, nito. Hindi ako ganun na nagpo-force ng ano. Ay, sir, saka ba nag-download ng BIOS? Oh, pahingin link. Ayan. So, demand kasi ganun. Demanding yan. Pag ganun. Pwede ka mo na magsabi. Sure. Baka pwede makaano ng ano. O, ngayon, kung hindi ka ma-replyan, huwag ka magalit. Ayan. Ang problema kasi, guys, is nagagalit. Ba't siya may ganun? May rin siya, guys, nakatuko dito na ano. Ito. May tuko din siya dito. Ito. Kailang matatanggal na tayo. Protection dun sa biram. Para sa heatsink. Para kung kumibang-kibang. Ano kaya ito? Ayan. So, ayan. Nabuksan na natin. So, magpo-proceed na ako. Ayan. So, ang dami ko na kwento habang nag-ano. So, yun lang. Sharing lang naman yun. Sharing ideas lang yun, guys. Kasi, para at least may mga kapanood man ito, mag-comment sila, mag-react sila, bad, or ano, any idea.
Yan ang reality ng buhay. Different minded. Okay? So, we proceed on microscope inspection first. So, parang ano siya oh. Parang nag-overheat guys yung ano niya. GPU chip. Ang naging issue nito guys, base kung makikita nyo yan. So, ibig sabihin, for the last na nagpalit siya ng thermal physical thermal pad, never siyang pinalitan or matagal na siya. Kaya natutong na siya. Overheated na siya guys. Yun ang kinasira nito. Tapos mapansin nyo, yan super dumi din. Kaya siya pumutok. Ito madalas tumasira, pero sa think sa panahon ngayon, dito sa nire-repair natin na ito, I think hindi ito yung sira. Hindi yan. Okay. So, yan. So, nandito ang sira niyan sa baba. Yan. Kasi itong, so medyo kabisado ko na kasi itong MOSFET na tayo. Mayroon kasi dito na para dito sa 8 pin, 6 pin and then the 8 pin. Yan, dito sa MOSFET na tayo. Pero madali yan. Ito kasi ang kagandahan kasi nito. Gusto kong i-repair, hindi nilinis ng customer. So, malalaman ko yung shorted kung nasaan. Okay? So, saka dito. Kasi shorted din ito, possible. Kasi ito ay connected sa PCIe 12 volts. Yan. Okay? So, proceed tayo. Tapos, diode mode naman tayo. Tapos, may buzzer sound naman yung ating diode. So, magbabasa yan. So, ito yung susundutin natin. So, I think this is shorted. And this is shorted. And 1, 2, 3, 4. Tatlo yata o dalawa lang. I think dalawa lang. Okay. Correct. Dalawa lang nga. So, ito hindi yan. So, hindi rin. Then, hindi rin. And hindi rin. Hindi rin. Yeah, correct. So, ang shorted, itong dalawa, ito kasi ay connected dito sa 12 volts PCIe. So, ngayon, meron pa yan, ito. Itong nasa dulo. Ito guys, sa BRM supply. I think this is... So, tingnan natin. Kung saan siya nasan. So, hindi. Okay, hindi siya shorted. 12 volts yung mga sinusundot natin. Okay, mukhang shorted to. Or, hindi siya nagbabuzzer siya. Guys. Hindi siya nagbabuzzer. So, ngayon, hindi pa tayo ng position. Parang bloated yata to. Ano to? So, mukhang sira to. Baka ito yung sira. So, sa gates natin siya susundutin. So, available. May bloated siya dito, guys. Pero hindi naman siya shorted. Okay. So, no schematic tayo. Okay. Gates. Mga gates lang ito, guys, ha. Okay. Gates lang. Kasi yung mga ganitong guys na klase ng MOSFET. So, gates lang yan. So, ibig sabihin, ang damage natin ay nandito sa kabila. So, yan. Actually, wala siya guys, ano? Tawag dito. Wala naman siyang factory flux na masasabing lumabas. Wala. So, ayan. Wala eh. Wala makita ang flux na sabing factory flux. Ano to? So, wala. So, wala tayong evidence.
Pag ako nagre-repair guys, hindi ko nililinis. Okay. So, wala tayo makitang ebidensya na blow or shorted. So, liliban tayo sa kabila ng PCB. Kasi, possible, nandito kasi yung shorted eh. Tingnan natin kung bakit. Shorted siya dito eh. Tingnan natin ba may crack na capacitor. Kasi open to eh. Wala naman siyang ano. Okay. So, wala tayo guys makita na issue. So, ang shorted lang nakikita ko dito itong dalawa na to. So, wala siyang pagkikilanlan kung nag-short siya. Kasi wala siyang factory flux na lumabas. So, either remove natin siya parehas o yung isa lang. So, ang dahil wala tayong ebidensya, ganun ang mangyayari niyan guys. So, wala eh. Walang magpo-proof na evidence. Yan. So, wala akong makita. So, ito ay factory pa rin naman. Yan. So, wala akong makita. So, ang gagawin na lang natin dyan, mamaaring hindi siya nag ano, pero nag-open yung pinakadiode niya, nag-short na siya, short to ground. So gawin natin dito ay i-ano na lang natin siya, tanggalin one by one. Okay, sa baba muna ang una natin tatanggalin. So kuha lang tayo dito ng okay. So, pispisan natin ng kaunti. Pispisan natin. So, hindi siya malinaw. So, wala tayong makitang ebidensya. So, ito yung medyo mahirap lang guys kapag walang ebidensya. Kasi, no chance. Hindi one by one. Yeah, so, gagawin natin dito. Nasaan na yung mga ano natin dito? So, applyan lang natin muna siya ng ano. Para hindi siya mag-bloated or mag-crack.
flux. So tayo ay sagad natin 500 degree. Di 70 yung ginagamit ko sa mga ganito. 70 ang air. Okay. So kailangan natin ng hot air na 1,200 watts para matanggal yan. Hindi yan kaya ng mga ordinary hot air. So yung nasa baba yung unahin natin. Medyo matanggal lang itong matanggal. Itong ganito guys, madali lang itong testerin. Alam ko may in-upload na ako nito sa YouTube channel natin. Paano testerin yung ganitong MOSFET. Baligtad ang reading nito guys. Sa sira. Sa diode mode, diba ang reading nito? Hindi siya shorted ang reading. So, testing lang natin. Wala akong nakitang ibang sira, guys, eh. Kung hindi tanggalin tong dalawa. Kasi, guys, hindi ako nag-i-eject kapag nakakabit itong ganito. Umiinit kasi yung GPU chip. Pag short, in case na may shorted, baka masira pa yung ating B-core. Sa besok yata ito, eh, besok. Itong supply nitong dalawa na to. Bisok, sokryo. So yan. Okay. Testerin muna natin, mabilisan. Then kapag shorted pa rin, tanggalin natin yung isa. Okay. So, buzzer sound. Okay, nasa na. So, okay, still shorted. Madali lang naman tayo kabit. Kaya-kaya kayo ni kabit. So, yung isa naman. Tanggalin ko yung isa.
Yan, malapit na. Okay. So, tingnan natin kung may improvement. So, kapag shorted pa rin, so, eject tayo. Okay, not shorted, guys. Not shorted. Not shorted anymore. Okay. Aram ko, natusok ako ng karayom ng ano natin, tweezer. Ah, ng tweezer ng ano. Ayan, guys. So, ito yung huli natin tinanggal. So, upon removing, so, no shorted siya. So, ganun, guys, pag nagte-testing, kapag walang ebidensya, kailangan tanggalin lahat. Ganun siya. So, tingnan natin dito. Bali, wala na shorted dun eh. So, yan. Yan, as you can see, so, Mary, oops, sorry, hindi kita ang ating tester. Kabila. Ayan. As you can see, sa reading natin, so, kanina, nagbabuzzer siya, di ba? Kinig nyo naman kanina. So, ngayon, may reading na siya. So, possible itong isang sira na to. So, tatanong, how to test this? Ano, okay. So, may video na tayo nito, but are you sure I want to share idea how to test this, you know? Ang pag-testing nito, guys, ay baligtad. So, pag reading nito ay ang reading nito ay 500 millivolts. Ayan. So, ang susundutin nyo lang, guys, dito is kasi, di ba, ito kasi yung ground. Ang tester lang nito, guys, yung read probe dito nyo sa ground din, ito yung output. Ang titesterin nyo, itong output saka itong ground. Yung output nyo, guys, pag nag-reading nyo ng 500 millivolts, 0.500, ibig sabihin, sira yung MOSFET. So, ayan, how to test, okay? So, sundan nyo lang yung sinabi ko kanina. So, no need to use microscope. Okay, so, yung sa ground, read probe, yung ground guys, yung pinakamalaki. Tapos, pag sinert, pag chinest dapat natin, kung ang reading niya ay 1.100 millivolts and using diode mode, good po siya. Ayan. So, pag ito ay 500, shorted talaga siya. Ayan. As you can see, the reading is 0.400 millivolts sa using diode mode. Okay. Ito ibig sabihin, siguro nakita nyo naman ang in-remove natin na wala yung shorted. Ngayon, para patunayan natin itong isa, para alamin din natin kung ito ay not shorted or shorted. Okay? So, again, ground, read, probe. Using multi ano ha, digital kasi iba ang reading ng baligtad ang reading ng ano eh ng analog. So yan. So okay, read on the ground. Then sa output beaker yung black probe. So dapat ang read pag nag-reading nito guys ay 1 point ganyan. Good siya. Okay? So ganun lang yan guys. So ayan, so may reading pa rin siya guys na 0.400. So, ibig sabihin, so, subukan natin. May kasi maraming gates to eh. Share, try naman natin dun sa, tawag dito, red to ground, then dun sa pa B-in. Yeah, so, may reading tayo guys sa B-in na 0.900. So, try natin siyang i-off. Yan. Ano yun natin ng kamay. Mag-off yan eh. Baka, ayan, as you can see. Okay. Paano, bakit ko ba nasabing ganun ipoprop? So, kukuha ngayon tayo ng working na ganyang MOSFET. So, tingnan nyo yung reading. Yung sinasabi ko sa inyo. So, ganun yung reading niya. So, BLN, no? Okay. So, we need to check. Okay. So, we have BLN, no? Okay, this is good. BLN no part. So, ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo pag ni-reading natin. Oh. Yeah. So, tingnan nyo yung sa tester. Reading natin siya. Ganito yung good. Okay. So, wait lang. Palitan natin. Parang iba yun na. Off natin. Para hindi tayo mapahiya. Okay. Okay, sa ito, yeah.
So, BIN pala guys, BIN. So, parang nagkamali yata ako. Sabihin yata, sabihin. Okay, yung BIN, di ba? Okay, ito yung good ha, ito yung good. So, sabihin pala yata. So, BIN at saka ground. So, okay, ito yung shorted kanina, pinakalas, may shorted. Okay, dun sa ground, din doon sa BIN. So, yung reading niya guys is 0.400 millivolts. Okay, kahit i-off natin siya, off natin, baka naka-on. Okay, so sabihin again. Ayan, still, ganun pa rin yung reading. And then sa kabila, ganun pa rin. Okay, yan yung isa. Tapos ito yung huli, unang tinanggal. So, tingnan natin dyan sabihin. So, i-off natin, baka kasi naka-on. Para sure. Ayan, so, ibig sabihin, nung ito yung una nating tinanggal, good po siya guys, working. Okay? Yan, working siya. Sa BIN pala guys, ground to BIN. So yung BIN guys, yung voltage in na 12 volts. Yan. So yan siya, good po siya. Etong isa good pa. Ito yung sira. Yan, bali ground red proof, then black on the BIN proof. Yan. So ang reading niya is 0.500. Yan po yung shorted. Parang nagkukos siya ng shorted. So, mapansin nyo, hindi naman shorted siya pag tinester dito. Pero may onboard, may shorted siya. So, hindi ko alam kung paano siya nag-on. Kasi na-tester ko na yan, guys, lahat-lahat. Ito. Pinag-aralan ko na yan. Wala ka nyo makikita ang shorted sa sira nito. Na makikita mo lang ganun yung palo sa working. Ito yung working, ha. Yan. Meron siyang, yan ang reading niya, 1.00, yan. Ganyan ang good reading niya. Pero pag ano lang yan, 0.5, shorted niya. Okay, this is good. Okay, ito yung palit natin, ito yung tabi natin. Okay. So, sorry guys, na mali ako nang sabi kanina. So, sure, marahil na remotean ko. Yan, but, so, we need to proceed. Okay, test again. Before to execute. Okay. Pag binaligtad mo naman guys, hindi siya pumapalo. Yeah, then, yun ang reading niya. Then, ganoon din sa isa. Yeah, pag binaligtad mo naman siya, hindi na palo eh. Kahit dun sa pinaka-output. Yung output, may reading siya. Tapos pag binaligtad mo, hindi siya pumapalo. Okay? So, okay siya. Ang dalawa. So, ang pinalitan natin guys dito ay isang piraso lang. So, papalitan natin ay isang pirasong MOSFET, BRN MOSFET, then isang fuse, then thermal pad. Okay? So, bago ko siya ikabit, ipapaprove ko muna siya guys sa may-ari. Kasi kagaya nito, medyo expensive ito, repair, expensive repair. Kailangan approval ng may-ari. So, ang sira po ay isang pirasong BRM MOSFET. Bigay natin yung presyo kanya. Saka isang fuse. Okay. So, yun yung ano. So, bali ngayon, i-end ko muna itong video natin na to. Then, magre-record na lang ulit tayo ng bago pag approval ng may-ari. Kasi, mag-waiting pa tayo eh. Hindi naman agad sumasagot yung may-ari. Okay? Just wait for a while. Hello, good morning guys. Good morning. So, pasensya na, kalimutan ko mag-video guys, pero napag-start na nga ako. So, ito yung i-re-refer natin, continue natin. Okay, nakalimutan ko. So, ngayon lang guys, kahapon pa ito. So, ngayon lang nagpasya yung may-ari. So, ito siya guys. Tinikan ko na makalimutan mag-video ng i-re-refer natin. So, ito siya. So, ongoing repair na siya guys. So, nilagay ko na yung isa. Kalimutan kong videohan. Kung tinalala ko. So, kabit na natin siya. Ayan. Hindi ko pa na, may solder.
Press lang natin. Ayan, tapos patigasin natin yung ano. Then next naman yung isa. So yung isa naman, lalagyan natin. Medyo mainit pa yan, but so try natin. So yan. Tama yan. Sakto lang yan siguro. So, BLN, no? Okay, so didiin na natin. Para ma-fresh. Yeah. Yeah. So, kasi re-retouch natin siya. Okay. Tapos pagkatapos niyan, tapos natin siya re-touch. Yeah, let us tingin na natin siya. So, tanggalin natin yung mga exists na ano. Okay, so tanggalin natin yan. Palitan natin yung tip. Kasi nahihirapan ako dugutin yung ano. Yung maliit lang yung kukunin natin. Para makuha natin yung sight.
Yung nandito naman sa side na to. Okay lang to eh. Yeah. So, retouch natin siya. Via airflow. So, ano lang natin yan. Retouch lang na maayos. Para hindi siya masyado dikit-dikit. Itong isa kasi medyo tabingi. Kailangan natin siya iayos. Hindi siya pantay. Nagalaw-galaw. Tapos ito, medyo tabing eh. Ayan. Tapos, didiin na natin. So, hindi pa pala ito masyado nakadiin. Okay. Bumalik yata itong isa. Bumalik nga. I think okay na. Tanggalin na natin itong mga foil. Tapos cleaning. Ito sa part na ito.
inspect muna. Inspection muna natin to. Kung maganda yung pagkakalagay. Okay. I think this is good joinings. So, meron ako dito nakikita. So, okay na. Ayan. So, ito yung in-approve kasi ngayon lang umaga. So, kahapon pa natin ito ginawa. Ay, inantay pa natin yung customer. So, check natin kung shorted pa rin. Okay. So, yan. May reading na siya, as you can see. So, papalitan natin yung fuse. So, applyan ko muna siya ng Lumel Solder bago ko remove yung fuse para mas mabilis. Kasi pag kinano na natin agad, hindi siya nare-remove. Tagal siya ma-remove. So, hindi lang pag may Lumel Solder. Pwede naman ano to kasi ito naman ay palay sira na. Pwede natin siyang sirain na. Yan. Pwede naman pa. Then, asan yung ating braid? Okay. Ay! Sumabit. Okay. Susuka tayo ng fuse. May mga fuse tayo dito. So, kukunin natin ang fuse natin. Fuse 10 ampere. So, meron tayo dito ang binili para sa mga gigabyte GPU. Ito siya. Yan, 10 ampere. Medyo mahal din yung gantong piece guys. Nasa 1,000 mahigit. 10 ampere. Mahal, hindi siya nakakabili ng pa isa-isa. So, naghahanap ako nung nakasulat ay 10, ano talaga, 10, 10 lang. Wala akong makita eh, na 10 lang. So, meron ay mga ganito, U. Pero 10 ampere siya, guys. U lang yung nakasulat. So, U. Ano kasulat?
So, ganda. Ganda ng pagkakahi ng... Ayan. Parang brand new. Sabi ni Northridge Peaks, bitter than factory. Bitter than factory. So, ayan. So, linisin ko lang ito. Tapos, i-testing natin siya. Bago ko siya i-cleaning. Para makita natin na may display. Cleaning ko muna ito guys. Sa tingin ko, medyo madumi kasi. Baka kasi mag-shorted pa. So, baka mag-shorted pa siya eh. Sala ko muna sa Sonic Cleaner din. Diretso stress test na guys. So, itong problem lang naman ito is shorted. Baka may mga ano pa eh. Sayang yung pyesa. Pero turbukan natin. Ayan naman as you can see. So, no shorted na siya. Ayan. So, dito meron na siyang rating. Ayan. So, ito ay 12 volts, 8 pin. And this is... Ayan. So, ano kaya maganda? Testing muna natin. So, I think testingin natin. So, hindi naman yan nauusok yung ginamit nating liquid. Try na natin. On, on. Start natin. Okay. So, ready natin yung camera. Okay, sa bench. Yan. So, temperature. So, thermal camera natin. Baka may uminit. Yan. So, prepare siya. Ups. Ito pala. So, ito siya. Okay. So, abangan natin ang power switch. So, let's power on. Okay, uminit yung chip. As you can see.
bench. Yan, as you can see. Bang, may display na siya, guys. Okay na siya. Okay, so ready for clean na po siya ngayon. Okay. So, success po yung repair natin. So, approved na doon mayari yung mga parts. Yan. So, approved na siya. So, matagal. Matagal ito, guys. Eh. Kaya, ano, kaya tinigil natin yung pinos natin yung video kasi. Kahapon po siya, guys. Nirepair natin ay kasi medyo expensive. Kaya nagpa-approve tayo. Yan. Bumumurahin lang kasi ito. Okay lang, guys. Eh. Pero medyo mahal kasi magagastos nito. Kaya, pina-approve natin. So, na-approve naman yung customer yan. So, i-cleaning ko lang ito, guys. Susunod cleaner lang natin. So, hindi na natin sasama sa video. Para hindi maubos yung ating oras. Yan. So, yun lang naman yan. So, ni-cleaning din. Stress na. Sala ko siya. Okay? So, may machine tayo sa likod. So, ni-cleaner. Ultrasonic cleaner. So, update ko kayo later. Yan, hello, guys. So, ito na yung update sa ating repairs. So, pakita na natin sa inyo. This is working fine. Yan. Hello. Tapos, pakita natin sa patient. So, yan, guys. I'm already working on games. Yan. So, games natin, guys. Kanina ko pa siya nilalaroan, guys. So, ang oras natin ay, as you can see, 11:30 PM. So, yan po siya. Yan. So, temperature natin, guys, sa ating testing is, naglalaro lang siya ng 47 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Yan. Ang usage memory clock natin ay 1,700 something, 1,500 ang GPU clock. Ayan. So, temperature ang pa natin. So, nag-speed lang naman yan kapag mainit, pag 60 pataas. So, yan. Natigil lang siya. Yan. So, ating ni-repair ay Gigabyte RTX 3070 po, guys. So, DDR6, Samsung yung memory, 8GB, and 256-bit. So, yan po yung ating ni-repair. So, okay na po siya, guys. Working fine na po. Ayan. So, naisend ko na rin yung nito sa ating customers. Yung mga payments and then yung mga kasi dadalhin pa daw ito, guys, kasi taga Tacloban pala yung may-ari. So, pumunta lang dito sa Maynila, sa Mandaluyong City. Kasi Mandaluyong City ito, guys, eh. Pero dadalhin pa daw niya ng Tacloban City. Ayan. So, ang layo pala. Kasi nakita ko sa address niya is Tacloban. Ayan. So, yan po yung ating update, guys, sa ating repair as of today. So, ngayon po ay February 28 po. February 28. So, last day ng February. Ayan. So, maraming may mga birthday na February 28. 28. So, yan po yung update sa ating ni-repair, guys. So, hanggang sa muli, ang Workshop Picks Video Card Repair ay muling magpapaalam na po sa inyong lahat. So, nagpapasalamat po ako sa inyong pananood. Always. Sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. So, click niyo na rin yung notification bell para po updated po kayo sa ating mga ina-upload na video. So, muli, thank you for watching. Okay? Bye-bye.